Nakadating ngayon sa kamera ang dating General Manager ng BCSO na si retired Colonel Royna Garba ng PNP. Hindi matapos siyang ma-cite in contempt dahil sa Manoy pagsisinungaling. Pagdating niyan, may isa pang testimonya ang lumutang sa pagdinigkapo ng House Quad Committee. Si Bella Lasuora sa sentro ng balita. Sa ikalimang pagdinig ng House Quad Committee, ibinunyag ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla ang umano'y pakikipag-usap niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kaugnay sa pamaslang sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison noong 2016. Sa kanyang testimonya, kinumpirma ni Padilla ang naging pahayag ng inmate na si Leopoldo Tan Jr. Si Tan ang nagsabing inutusan umano sila ni dating Pangulong Duterte para patumbahin ang tatlong drug lords sa kulungan. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang ginugahan. Maging si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royna Garba, idinadawit din sa issue ng pagpatay sa Chinese drug lords. Pero mariin niyang itinanggi ang paratang. Binusisi naman ng mga kongresista ang iba pang issue na iniuugnay kay Garba. Kasama na rito ang pagiging malapit niya kay Duterte na dahilan ng kanyang pagkaka-appoint sa PCSO. Depensa naman ni Garba. Dalawa lang po ang trabaho ng PCSO, kako nga po. Lottery and charity. And I have this passion on charity. When I was with the PNP, marami po ako community relation activity at nakaka-relate po ako sa mga activities. Yun po yung nakita ko na sabi ko, kaya ko yung trabaho, Mr. Chair. Pero si Public Accounts Chair Stephen Paduano, hindi masaya sa mga sagot ni Garba. Nagsisinungaling umano si Garba at umiiwas pa sa mga tanong, kaya't ipinasite in contempt niya ito na kalaunay inaprubahan din ng komite. Bago matapos ang talakayan, hinimok pa ni Garba ang komite na baguhin ang kanilang pasya. Pero walang nangyari at tuluyan siyang ikinulong sa loob ng batas ang pambansa. I'm not lying. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Bukod kay Garba, na cite in contempt din muli sa Quadcom hearing si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hindi pa rin kasi isinusumite ni Roque ang mga pinasabina na dokumento na magpapatunay na hindi siya konektado sa Pogo. There is a question about the source of the money of Biancham Corporation, which belongs to Attorney Harry Roque. And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operation and this money possibly came from the Pogo operation. Mr. Chair, as extensively discussed by Congressman Luis Ro, stating the grounds why we are in the right as far as we are, our requests for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena to Sustecom and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Sa isang panayam ng media, muling itinanggi ni Roque na may koneksyon siya sa Pogo. Gayet niya, hindi na siya kailanman dadalo pa sa Quadcom hearings. Iakyat din daw niya sa Korte Suprema ang mga hakbang ng Quadcom. Dumipensa rin siya para kay dating Pangulong Duterte. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte
at ang kanilang mga aliado at ako na nga yung aliadong yun. No? Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy pa ng Quad Committee ang kanilang mga pagdinig para mapalabas ang katotohanan sa iba't ibang issue na kanilang iniimbestigahan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.